dumating dito si Corazon, bakit mo ginagawa yun? Pinaghihigantihan mo ba siya? Sobra-sobrang hirap ang dinanas ko. Inapin nilang kapatid ko. Tatay ko. Ako. Gusto mo lang makabawi sa lahat ng yun, ay. At sa lahat ng dinanas ko sa kanila. Ngayon, kung mataba ka ng kapatid mo, gagawin ko pa rin ang kailangan kong gawin. Para matupad ang plano ko. Ang kailangan kong katarungan. Makuha ko. Hindi ko mapipigilan kung ano man ang gusto mong gawin. Dahil wala naman ako sa tabi mo. Nung dinanas mo lahat ng hirap na sinasabi mo sa akin ngayon. Pero gusto mong sabihin sa iyo na hindi ko gustong ginagawa mo. Ito lang ang hihilingin ko sa inyo, Nay. At pinapangako ko. Lahat na makukuha ko, palalagoin ko. Magbabalik ako sa inyo. Hindi kayo maghihirap. Hindi kayo kakapusin. Hindi yan ang punto ko. Mahalaga ang RSL sa pamilya namin. Ito ang kumpanyang sinikap ng mga magulang namin. Katumbas ng RSL ang pangalan namin. Ang reputasyon namin, natin bilang mga Rojas. Oo, alam ko. Galit ka kina Corazon at Fidel. Dahil sa mga pagdurusan idinurot nila sa atin. Pero anak, hindi mabuti na maghiganti tayo sa ating kapwa. Kahit gaano pa kabigat ang kasalanan nila sa atin. Tate, hindi ako makalaban dahil mahirap lang ako. Ngayon nasa akin na lahat ng kailangan ko. Hindi ba mas mali kung hindi ko gawin ang lahat ng kaya kong gawin para ipadama kay Fidel ang lahat ng pinaghirapan ko? Gusto ko silang turuan ng leksyon. Kailangan nilang mawalan para malaman nila kung paano magdusa. Para matuto silang magpahalay. Kung ano man ang meron sila. Isipin mo mabuti ang gagawin mo. Ayokong isang umaga, magising ka, na puro galit na lang nararamdaman mo dyan sa puso mo. Ayokong magaya ka kay Fidel. Pag nawala ang 50% ng kumpanya, we can still make up for it by acquiring more investors. But this time, it will depend largely on the strength of the connections you've established, ma'am. Dahil obviously, kailangan po magtiwala sa inyo lahat ng investors para hindi sila matakot na malugi kung sakasakaling hindi kayanin ng kumpanya ang pullout. So we will survive. Is that so? We will survive. This company will survive kapag kinuha ni Ellie yung parte niya. Posible po yun, but it's still a very big risk. Nakadepende pa rin po yan kung ano pa ang pwedeng mangyari. This is still a very big gamble, ma'am. Unfortunately, isang sugal na hindi ko maaaring atrasan. Para her, sir, pa tayo. Okay, may matapilok din naman sa mga yan. Wala rin naman tayong magagawa. That's exactly why we rehearse. So we can avoid making mistakes. I want this wedding to be calculated. Everything to be perfect. Okay lang naman. Yung mga yan, may ginagawa rin. Nakakaabala lang tayo. They're not forced to attend. They can easily leave if they want to. No one's gonna stop them. Guys, I'm so sorry we're late. Aside from the fact that you mag-drive, ang dami na kapag-drive. Yes, you guys. So, it's fine.
sorry talaga. It's my fault. Kailangan na natagalan ako finishing yung ginawang paella ng pinsan mo. Medyo natagalan ako ubusin. Masarap naman. Masarap nga. Pero medyo sunog ng konti. Pero masarap pa rin. I'm still learning. Let's go. Kaya ni Sino, nandiyan na po pala kayo. Ready na yung investment natin. Nandiyan na siya. Okay. Wait lang, ano? Go ahead, baby. Cosmo, ano na kami ah? Sige, salamat ha. Pasensya na naabala pa kayo. Hey, no problem, Jolly. Okay. Okay, bye. Bye. Okay. Tignan mo sila ah. Saya nila, no? Nakakaingit. You'll be happy too. Napakahirap talaga kumita ng pera. Sinabi mo pa. Yan naman kasi si Mrs. Makatunang, no? Diyos ko. Kung saan-saan napapadpad. Pati tuloy tayo nahihirapan sa pagbabiyahe. Mabuti na lang at may regular customer tayo. Alam ko naman yun, Mare. Pero Diyos ko, hindi na naman tayo mga bata. Eh kung bata-bata ako, aba, Diyos ko. Sa may chinelas ko dito. Naiisip mo na naman si Jackie. Mare, tama na yan. Ha? Yan ka na naman eh. Naisip ko lang ba, pinagtataguan ko ang anak ko. Parang tuloy ang layo-layo ko na. Pero pansamantala lang naman to eh. Pinaniniwala ko lang yung Fidel na yun na lumalayo ako. Shoni, hindi ako susuko. Babalikan ko si Jackie. Tama yan. Han, dinner's ready. Han. Sorry. Ano na naman iniisip mo? Problema ba? Wala. I'm just thinking about the wedding. The wedding. You know, palang araw, promise ko sa'yo, magiging magarbong-magarbo rin ang wedding natin sa pinakamagandang simbahan. Ano ko ba? Di naman kailangan magarbong-magarbo eh. Ang gusto ko lang, masayang-masaya tayo. Masaya tayo dahil magkasama tayo. Araw-araw naman tayo masaya, di ba? Of course. Masaya nila, no? Nakakaingit. Happy too. Get over it, JB. Magiging masaya ka din. Mamita lang ako maghihintay. Isang bodyguard and slash driver na lang? Jackie, what's happening? Hindi ko alam maintindihan si Daddy lately eh, dahil ang sabi niya, isang bodyguard na lang ang kailangan ko dahil napatunayan ko na yung sarili ko at hindi ako lalabag sa gusto niya. Alam mo, si Tito Fidel, he really is one of a kind. Iba-iba yung mga strategies niya. Kahit ako, hindi ko mahulaan kung ano susunod niya gagawin eh. Alam mo, huwag nilang natin hulaan. Kumain na lang tayo. Excuse me. Wala si Jackie? Saan daw nagpunta? Kasama ho si Miss Celine.
doon sa ice cream parlor na pinupuntahan nila? Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Anyway, thank you. Ay, mga babaero naman pala kayong tatlo eh. Parang ikaw hindi. Ano ba yan, Tol? Ngayon pa lang, di mo na alam kung saan napapadpad yung future wife mo. Baka naman, nagpapaka-under-desaya ka dyan kay Jackie, no? Under-desaya. Baka naman may piniinom ka. Agua bendita or something miraculous. Because other than that, wala talaga akong maisip eh. I know. It's nothing short of a miracle. Kaya, kahit paano, masaya na rin ako. Ay, alam mo, sa tingin ko, kaya nagbago si Tito Fidel. Dahil dun sa incident na nangyari dun sa park, it made him realize how much he loves you. Hindi niya gugustoy na mawala ka because he pushed you away. And I'm glad na na-realize na yun. Ate Guada? Princess? Ate Princess? Princess! Kamusta kayo? Sa bukas, kilala mo na ako. Naalala mo na ako ulit. Dati kasi, wala talaga ako pagkakataon makasama ka eh. Hindi ko alam kung paano makausapin ulit. Kasi, hindi na mahalaga yun. At least, nagkita na tayo ulit ngayon, di ba? Siya nga pala, pinsan ko si Celine. Guada? Ate Guada na si Limay. Dito ka rin pala nagpapalamig, Celine. Paborito kasi ni Mimay dito eh. Yeah. Kaming dalawa ni Jackie, actually, ever since we were young, dito na talaga kami kumakain. Di ba nga, may gusto yung bonding session? Excuse me, ma'am. Order for me, ha? Dyan na lang, please. Wow, ang sarap! Uy, may may nang ate. Hindi, okay lang. Okay lang, Tiguada. Masarap yan, Tinday. Ate Princess, salita kain pa yung ice cream. Masarap. Sige. Tikman mo pa. Masarap yan. Eto na, no? Paborito ko yan, eh. Masarap. Buwata, hindi ka. Sumali ka na lang sa amin. Kain ka lang ng kain, ha, Nanay? Wait, dahan-dahan, Mimi. Baka natapunan sa ating Princess. Baka ba? Okay lang ako. I called your house, but you weren't there. Dad's secretary said you were with Celine. Obviously, she's not the only one you're with. Actually, you're just in time. Pauwi na rin kasi ako eh. Celine, mauna na ako, ha? At agwag na sa'yo ako nakita kita. Nalos ko na kayo ni Mima eh. Why are you not talking? Come on, Jackie, don't act as if this is my fault. Because I didn't do anything wrong. So say something. Ayoko magsalita dahil kapag nagsalita ako, mag-aaway lang tayo. Why? Do you have something to fight about? Wala nga. Kaya nga ayoko magsalita eh. JB, salamat sa paghatid mo pero pagod na ako. Gusto ko nang pahinga. You should have informed me na lalabas ka pala. Na may date ka pala with Celine. Or is it with Ellie? What are you talking about, JB? Hindi ko pala na magkita kami doon ni Ellie, kaya wag mo akong akusanan kung ano-ano. Tsaka isa pa, bakit ba? Kailangan ba talaga lagi akong on-call, lagi akong handa in case tawagan mo ko, ganun ba? Come on, JB, meron din akong buhay. Meron din akong mga bagay na pinagkakaabalahan.
Ano ang problema mo? Pakakasal naman kita, di ba? Yes. We are getting married soon. That's why I want you to get accustomed to your role. I must know your whereabouts at all times. Dahil kapag naging asawa na kita, I am responsible for you. Ronyan, one more thing. When we're married, I don't want you going out with Celine anymore. She's a bad influence. And as if I know, she's just trying to set you up again with Ellie. Alam ko na kung ano nangyayari ngayon. Nag-visualize ko na. Kaaway na naman yung dalawa. Kaawa naman yung pinsan. She's stuck with that jerk for the rest of her life. Talaga bang sumuko ka na? Talaga bang kahit katitiing, kahit konti lang, wala ka nang nararamdaman para sa pinsan ko? Eh, di ba kayong konting yun? Yun lang ang kailangan para makaalis na siya sa sitwasyon na ngayon. Kung meron man, kahit katitiing, kahit konti lang, Celine, yun na alam. Dahil sa lahat ng kayupang ginawa ng tatay niya sa buhay ko, sa lahat ng panahon tinisa ko ng pinsan mo, kinusto kong wala na ng maramdaman. Kaya manate ka na. Alayin mo na mo yung maramdaman ko pa. Oo. Dahil maayos na ang buhay ko nang wala siya. Kaya ayaw ko nang isiksik siya sa buhay ko. At tuloyin lang lahat. Get it, do you? You just don't get it. Inilalayo kita kay Celine dahil ayaw kang mapahamak ka. To keep you away from harm. No, JB, ikaw ang hindi nakakaintindi. Hindi ko pwedeng lang isa-Celine just because yon ang gusto mo. My God! JB, she is my cousin. She is my best friend. Napaka-selfish mo. Tsaka huwag mo sasabihin sa akin na concerned ka lang sa akin, ha? Dahil aminin na natin. Hindi mo lang ako papaksan just because gusto mo ma-save yung kumpanya. Para sa pera, para sa magulang mo, hindi. Pakakasalan mo ko dahil ako ang pinakamalaking ganti mo kay Celine. Hindi ba? Gusto mo ako mapang-asawa just to prove to her that you are not a loser. Na nakuha mong gusto mo. Don't deny it, JB. Natapakan ng napakalaking mong ego na nagpakasal si Celine sa ibang lalaki. Hindi ba? Kaya hanggang hindi mo pa rin matanggap na you were jilted by my cousin. Hindi ba? You know, Jackie? You're so full of crap. Ikaw ang puro accusations. Wala na akong nararamdaman para kay Sunny. I will agree, oh, pagkakasalan kita dahil gusto ng mga magulang natin. But Jackie, that doesn't erase the truth that I will marry you because I still want you. I want you. Pagkakasalan kita dahil gusto ko. You know, I think the one thing I'm really guilty of is the fact that I'm still trying to make this work and you really don't want to. And this, me trying to keep you away from Celine, this is me desperately trying to hold on to us. Now tell me, Jackie. Tell me you're no longer in love with Ellie. You look me in the eye and tell me you don't love him anymore. Wala na. Wala na, JB. Wala na akong nararamdaman para kay Ellie. Tapos na ang lahat tungkol sa aming dalawa. Hindi ko na mahal si Ellie. I know you love me. I can live with that. But you better dare not love anybody else. Because you're committed to me, and I am committed to you. Only God knows I'm doing my part. Hindi ako nagmamahal ng iba.